Dinepensahan ni Pangulong Noynoy Aquino si Maribohok Mayor Evasco sa gitna ng iringan nila ng Philippine Red Cross sa pamamahagi ng relief goods. Samantala, mahigit isang linggo matapos ang lindol, tumambad ang matinding pinsala sa bayan ng Danao. May report si Salima Refran. Makapigil hining ang zipline, pagkayak sa ilog, at pag-akyat sa mga naglalakihang puno. Sa hirap ng mga aktibidad sa Danao Adventure Park dito sa Bohol, di pwedeng mahina ang loob mo. Pero ang ingay at buhay sa loob ng park, pinalitan ng nakabibinging katahimikan matapos ang magnitude 7.2 na lindol noong nakaraang linggo. Ang platform ng zipline at ibang adventure ride, kumuho. Ang pundasyon ng mga ito, nakalambitan sa mga kable. Ang ilang kuweba, tinangay na rin ang lupa. Pero ang mas nakababahala, ang mga naglalakihan at naghahaba ang bitak. Sinara ang buong park matapos ang pagyanig. Isa ito dun sa mga malalaking crack dito sa adventure area ng Danao Adventure Park. Nagsuksok tayo kanina nitong mahabang kawayan. Tandaan ninyo kung gano'n na lang kahaba yung nakausli. Hatakin natin para makita kung gano'ng kalalim itong bitak na ito sa lupa. Medyo mahaba itong stick na inilubog natin. Nasa siguro 7 to 8 feet. So, kung makikita ninyo, malalim yung bitak. Pero pangamba ng mga residente, mas malalim pa yung mga bitak niyan sa ilalim ng lupa. Malaking dagog para sa turismo at kita ng lungsod ang pagsasara ng park. Masakit na masakit. This is funding our social services. We are able to give free ambulance, free hospitalization for the poor also. Skills training and scholarship programs. We have to know the stability. We need these foundations. Pero ang kawawa, ang mahigit 100 empleyadong nanganganib mawalan ng hanap buhay. Kami lahat-lahat dito nahirapan na kami kung saan kami maghanap buhay sa mga pamilya namin. Inaantabayan na lang ng Danao LGU ang rekomendasyon ng Mines and Geosciences Bureau para malaman kung ligtas pang i-rehabilitate ang park. Patuloy naman ang pamimigay ng tulong sa mga apektadong Buholano, kabilang namang residente sa Maribohok kung saan mga opisyal ng barangay ang namimigay ng relief goods. Nilista rin ang mga pangalan ng mga nakatanggap. Nangyari ito matapos ang girean ni Maribohok Bohol Mayor Leoncio Evasco Jr. at ng Philippine Red Cross kung sino ang dapat ang manguna sa pamahagi ng relief goods. Nagbigay naman ang opinyon si Pangulong Noynoy Aquino hinggil sa isyu. Yung nakatayong mga organisasyon at saka struktura ng gobyerno, kadamay yung barangay. At lahat naman talaga, even the first response is always the LGU. No, yung at sino bang LGU at the smallest level, no, eh barangay. So paano natin ipepwera kung sila talaga ang natalagan, both by a law, no, and by the system in place to attend to the needs of the respective constituents. Pero sa isang resolusyon, pumanig sa Red Cross on COMELEC at sinabing silang dapat mga siwa sa relief at rehabilitation gayong panahon na ng barangay election period. Bawal ang pamamahagi ng relief goods sa mga kandidato o ng kanilang mga kamag-anak. Maituturing daw itong vote buying. Sinisigurado lang namin na itong distribution of relief will not be taken advantage of by the candidates. Inanunsyo rin ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes na sa November 25 na isasagawa ang barangay election sa Bohol dahil sa lawak na epekto na nagdaang lindol. Salima Refran, GMA News.